Nehemias. Ang patuloy na paghadlang ng pagpapatayo ng pader. Ika-anim na kabanata. Samantala, nabalitaan ni Sanbalat, Tobia, Geshem na taga-Arabia at ng iba pa naming mga kalaban na natapos na namin ang pagpapatayo ng pader at wala na itong mga butas, maliban na lamang sa mga pinto nito na hindi pa naikakabit. Kaya nagpadala si Sanbalat at Geshem ng ganitong mensahe sa akin. Gusto naming makipagkita sa iyo sa isang nayon ng kapatagan ng Ono. Ngunit nalaman ko na may balak silang masama sa akin. Kaya nagsugo ako ng mga mensahero para sabihin ito sa kanila. Mahalaga ang ginagawa ko ngayon, kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring itigil ang paggawa para lang pumunta riyan. Apat na beses nila akong pinadalhan ng ganoong mensahe at apat na beses ko rin silang pinadalhan ng parehong sagot. Sa panlimang beses, pinapunta ni Sanbalat sa akin ang alipin niya na may dalang sulat na nakabukas na. At ito ang nakasulat. Ipinagtapat sa akin ni Geshem na kahit saan siya pumunta, ay naririnig niyang ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak mag-alsa. At iyan ang dahilan kung bakit muli ninyong ipinapatayo ang pader. At ayon sa narinig niya, gusto mong maging hari ng mga Hudyo. At pumili ka pa ng mga propeta na magpoproklama sa iyo sa Jerusalem na ikaw na ang hari ng Huda. Tiyak na malalaman ito ng hari, kaya pumarito ka para pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Ito ang sagot ko sa kanya. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Gawa-gawa mo lang iyan. Alam kong tinatakot lang nila kami para mahinto ang paggawa namin. Pero nanalangin ako sa Diyos na palakasin pa niya ako. Isang araw, pumunta ako kay Shemaya na anak ni Delaya at apo ni Mehetabel dahil hindi siya makaalis sa bahay niya. Sinabi niya sa akin, magkita tayo sa loob ng templo ng Diyos at ikandado natin ang mga pintuan. Dahil darating ang mga kalaban mo ngayong gabi para patayin ka. Ngunit sumagot ako, gobernador ako, bakit ako lalayo at magtatago sa loob ng templo para iligtas ang buhay ko? Hindi ako magtatago. Naisip kong hindi nangusap ang Diyos sa kanya, kundi inupahan lamang siya ni Sanbalat at Tobia para sabihin iyon sa akin. Gusto lamang nila akong takutin at magkasala sa pamamagitan ng pagsunod sa sinasabi ni Shemaya para hamakin nila ako at pintasan ng mga tao. Kaya nanalangin ako, O aking Diyos, huwag niyo pong kalimutan na parusahan si Tobia at si Sanbalat sa kanilang masamang ginawa. Pati na ang babaeng propeta na si Noadias at ang iba pang mga propeta na naghahangad na takutin ako. Natapos ang pagpapatayo ng pader. Natapos ang pader noong 25th araw ng 6th na buwan na siyang buwan ng Elul. Natapos ito sa loob ng 52 araw. Nang mabalitaan ito ng aming mga kalaban sa kalapit na mga bansa, natakot sila at napahiya. Napag-isip-isip nila na natapos ang gawaing iyon sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Nang panahong iyon, nagsusulatan si Tobia at ang mga pinuno ng Huda. Maraming mga taga-Huda ang sumumpa ng katapatan kay Tobia dahil manugang siya ni Shekania na anak ni Ara. At isa pa, napangasawa ng anak niyang si Jehohanan ang anak ni Meshulam na anak ni Berekia. Palaging sinasabi sa akin ng mga tao ang tungkol sa mabubuting ginawa ni Tobia. At palagi ring nakakarating sa kanya ang mga sinasabi ko. At patuloy na sumusulat si Tobia sa akin para takutin ako.